Ipinababasura naman ng Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyon laban sa muling pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa 50 pahinang komento, sinabi ng OSG, napatuloy ang rebelyon sa Mindanao at ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang tukuyin kung anong kailangan o hindi sa martial law extension para sa Mindanao. Nakasaad sa petisyon sa pangunguna ni Albay Representative Edsel Agman, walang sapat na basihan para muling palawigin pa ang batas militar. Ito nang pangatlong beses na pinalawig ang martial law sa Mindanao mula nang ipalabas ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation No. 216 noong May 2017 na naglagay sa buong rehiyon sa ilalim ng batas militar at pagsuspende sa privilege of writ of habeas corpus, bunsod na rin ang kaguluhan sa Marawi City. Ikinatwiran ng OSG ang iba't ibang karahasan na binanggit ng Pangulo sa kanyang liham sa Kongreso noong Disyembre ng 2018. Kabilang dito ang pagpapasabog sa Basilan at Sultan Kudarat na ikinamatay ng 16 katao at pagkasugat naman ng 63 iba pa.